Hindi niya ba nakikita yung kung gaano kaganda ang consolidation? Ang tanong eh, ila extension na ba? Then ngayon gusto niya uli, extension na naman? Ang tanong, sasali ka ba? Sumunod kami sa inyong lahat sa mga sinasabi niyo po eh. Tapos may isang tao lang na ayaw para mapahinto ang lahat ng kagandahan ng modernization. Bakit? Eh kung ayaw niya, di ayaw niya. If I may, Mr. Chair. At natin pipilitin ang isang taong ayaw naman. Eh ilang extension na po, mga sir. Kawawa naman po kami sumunod sa gobyerno. 80% po kami, halos lahat po kami rito, sumunod sa modernization at consolidation na. Ngayon po, yung sinasabi ng ating kasama, ay kung ititigil po natin at bibigyan pa na natin may extension, si Presidente na po ang nagsabi na wala ng extension. Ang tanong ko lang po, paano naman po kaming sumunod? Yun nga po sinasabi ng kasama namin. Halos lahat po kami rito, pag tinanong nyo po yan, nag-consolidation na po kami. Madidismaya naman po kami o madidisorganize kung sakaling i-extension pa po ito. Okay, sir, sandali, makasing. So, ilang beses mo sinasabi, paulit-ulit, binabanggit yung nasa loob na, sabi ng consolidation. 81% ata, no? Okay. So, merong 19% na ayaw. Anong reason? Sige. Bakit? Ba't ayaw ng 19? Anong hinahingi lang? Bakit hindi nyo pa, na ipapaliwanag dito sa 19%? If I may po, na kasi maayos tama yung po, programa. Senator. Kasi dati po ako sa Office of Transportation Cooperatives. Ako po yung chairman ng mga kooperatiba. So, meron pa akong direct contact sa kanila. At ang mga narinig ko po na mga ayaw na, no, yung sa 19% sinasabi nyo, yung iba po, talagang ayaw na nila. Kasi ang pagiging operator po, parang negosyo po yun eh. So, I think, or rather, sinasabi po sa amin na ayaw na nilang ituloy yung negosyo sa public utility, kaya hindi na sila nag-consolidate. Meron din po ako mga narinig na for them, parang komplikado ang tingin nila sa kooperatiba or korporasyon. Ayaw po nila maging sa ilalim ng isang organisasyon. Gusto po nila yung jeepney driver operator ang kanilang mas gustong sistema, which is one-on-one. So ayaw nila sumami sa isang bagay na parang komplikado. And among others, yun po yung mga rason na sinasabi nila. Kaya nirerespeto na lang po natin na talagang ayaw na nilang sumama dito po sa ating programa. Salamat, Yusek Ortega. If I may, Mr. Chair. Yes, Mr. Balbuena. Hindi po totoo na ayaw namin mag-modernize. Ano po. Hindi po totoo na ayaw namin katunayan, meron nga po kaming modernized na sasakyan na dala-dala ngayon. Ang ayaw lang po namin yung consolidation, Mr. Chair. Thank you, Mr. Balbuena. Sino nagsasabi na sinungaling siya? Sige. Sino po? Go ahead, Busina. Miss Marlene D.C. Ramos. Isa lang naman po ang tanong, sir, ilang extension na po ang consolidation? Ang tanong, magko-consolidate ba siya? Hindi naman pinag-uusapan dito yung magmo-modern siya or what. Ang tanong, bakit ayaw niyo mag-consolidate? Yun nga. Napakaganda ng isang bagay na nagsama-sama at nagtitipat, nagkakaisa. Hindi katulad ng isa-isang operator. Alam niyo po ba, mga sir, kami, operator kami, isa-isa. Since talagang single operator, nung nagsama-sama kami, iba po ang dating, iba po yung samahan, iba po yung tulungan. Hindi niya ba nakikita yung kung gaano kaganda ang consolidation? Ang tanong eh, ilang extension na ba? Then ngayon gusto niya uli, extension na naman? Ang tanong, sasali ka ba? Yun lang po. If I may, Mr. Chair. Napakaya naman po sa kami na sumunod sa gobyerno. Sumunod kami sa inyong lahat sa mga sinasabi niyo po eh. Tapos may isang tao lang na ayaw para mapahinto ang lahat ng kagandahan ng modernization. Bakit? Eh kung ayaw niya, di ayaw niya. If I may, Mr. Chair. At natin pipilitin ang isang tao ayaw naman. Eh ilang extension na po, mga sir. Kawawa naman po kami sumunod sa gobyerno. Okay. At saka tanong, operator po ba siya? Salamat po. Bago kay Mr. Balbuena, Mr. Melencio Boy Vargas, National President ng ALTODAP. Mr. Chair, magandang umaga po. Actually, yung point na sabi ng mga kasama namin, 80% po kami, halos lahat po kami rito,
sumunod sa modernization at consolidation na. Ngayon po, yung sinasabi ng ating kasama ay kung ititigil po natin at bibigyan pa na natin may extension, si Presidente na po ang nagsabi na wala ng extension. Ang tanong ko lang po, paano naman po kaming sumunod? Yun nga po sinasabi ng kasama namin. Halos lahat po kami rito, pag tinanong nyo po yan, nag-consolidation na po kami. Madidismaya naman po kami o madidisorganize kung sakaling i-extension pa po ito. Yun po lang. Baka naman kasi, Mr. Vargas, yung consolidation, pabor lang sa mga operator at hindi pabor sa mga driver, sa mga maliit na chopper. Alam nyo kayo po. Kayo mga operator kaya ano? Opo. Alam nyo po. Hindi kayo mga drivers. Operator po at nagmaneho rin po kami. Matagal po ako nagmaneho, 25 years po ako na Masada. No? Kasi po, dito po sa consolidation, yun po yung gusto ng gobyerno natin. Ngayon po, ang sinasabi nga namin, sabi nga ng kasama ko, bakit ayaw nila sumunod? Yun lang po yung tanong namin. Kung kami po sumunod na 80%, sila po hindi sumunod. E paano naman po kami na sumunod? Yun lang po ang tanong ko, Mr. Chairman. Okay. If I may, Mr. Chair. Mr. Balbuena. Opo. Mr. Floranda. Kayo naman po, ng piston. Pakisagot lang po, bakit daw ayun mga hindi sumunod, ano po? Opo, at magandang umaga po, Ms. Churcher, at siyempre sa ating mga kasama sa Hanap Buhay. Ang atuloy sa ngayon, ang nagbabanggaan yung nag-consolidate at hindi nag-consolidate. Sa bahagi po ng association, part po yan ng consolidation eh. Dahil yung mga operator ay nagsama-sama sa isang asosasyon at mahusay na tumakbo yung ating mga asosasyon sa mahabang panahon. Ang sinasabi nga po natin kung ang layunin talaga ng gobyerno ay para ayusin yung muda ng ating public transport, bakit ang hindi inuna ng gobyerno ay magtayo tayo ng sarili nating industriya at tayo mismo yung lumikha ng ating makina dito sa ating bansa. Sapagkat kung titingnan po natin, Mrs. Chair, sa mahabang kasaysayan ng ating public transport, almost 80 years tayong tuloy-tuloy na nagre-rehabilitation. Ang linalabanan namin sa bahagi namin, ang linalabanan namin dito sa ilalim ng consolidation, bakit kailangan namin magbuo ng corporation? Bakit kailangan namin magbuo ng kooperatiba? Na kung saan, kung titingnan po natin, Mr. Chair, noong paman ay umiral ng kooperatiba sa Pilipinas, pero hindi siya monopolyado ng isang kooperatiba, kundi kooperatiba siya na individual of franchise, individual of unit, hindi siya konsorsyon, hindi siya monopolyado ng isang kooperatiba. Kaya sa atin, kung ang layunin ng gobyerno ay ayusin ang ating public transport, industrial, yung kailangang unahin ng ating pamahalaan. Bakit ang nagtumatakbo ngayon sa ating dito sa ating bansa ay mga modern pero hindi siya yung ating iconic, sabi nga natin, ang jeepo sa Pilipinas ay deklarado noong 1979, pinirmahan ni Ferdinand Marcos na ang pambansang public transport ay jeep. Pero ngayon, bakit ang namamayagpag sa atin ngayon yung sinasabi nila mga modern na halos hindi kaya ng mga individual na operator? Swerte na yung iba. Kung so what na nakaano sila, nakapag-comply sila sa pinang-modernization, nakapag-avail sila ng modernization, hindi lahat ng mga operator ay gustong mag-modernize. Hindi lahat ay pwedeng gustong pumasok sa corporation. Sapagkat sa ngayon, Mr. Chair, bakit sinasabi nila na sa 80% yung nag-comply? Mismong datos ng LTFRB at ng DOTR ay magkakaiba. Doon na sinasabi nila na 11,670 sa buong bansa ang tumatakbo ng mga modernized, ng mga modern, ng mga jeep na tumatakbo sa loob ng 575 na ruta sa buong bansa. Ang jeep po sa buong bansa ay 175,000. Ibig sabihin yan ay majority pa rin na tumatakbo sa buong bansa ay mga traditional jeepney. Bagamat maraming pumasok, naghabol ng December, ng April. Bakit naghabol? Hindi dahil gusto ng mga operator na sumunod doon sa usapin ng kanilang programa. Pumasok sila at naobliga silang pumasok dahil doon sa tahasang pananakot ng LTFRB at ng DOTR na kapag hindi ka nag-comply, ay hindi ka na makakapaghanap buhay, hindi ka na makapagserbisyo sa ating mamamayan. Ang sektor po ng transport ay hindi kaaway ng Estado. Tayo po ay katuwang ng Estado sa pag-inog ng ating ekonomiya. Pero bakit sa ilalim ng modernization ay pinapatay mismo ng gobyerno ang ating mga lokal na mga manggagawa? Nadyan ang Escaper Motor, nadyan ang Francisco Motor, nadyan ang Sarao, nadyan ang Malaguena. Maraming mga lokal
halos sa 1,672 na mga rehiyon sa ating bansa, lahat po may gumagawa ng public transport. Bakit hindi ito ang suportahan ng gobyerno? Bakit nakatanghoy sa mga dayuhan at malalaking mga negosyante na kung saan ang inisip lamang ay pagkakitaan ang usapin ng serbisyo? Sa usapin ng serbisyo, sa usapin ilalim ng negosyo, ang magsasuffer dyan ay hindi lamang ang mga operator, hindi lang ang mga lokal na gumagawa ng jeep, kundi mismo ang ating mga commuters, dahil ang direct of effect ay pagtaas ng pamasahe na halos hindi naman makasabay yung sahod ng ating mga manggagawa. Kaya sa amin, sa bahagi po namin sa Piston, kung gusto ng gobyerno na ayusin ang ating public transport, unahin nila ang mga pagtatayo ng sariling industriya, tayo ang lumikha ng ating public transport dito sa ating bansa. Magandang umaga po at maraming salamat. Thank you. Maraming salamat, Mr. Floranda. Oo nga naman, Yusek Ortega ng DOTR, although ilang beses nang sinabi rito na may freedom of choice itong mga operators kung saan nila bibilhin yung unit, modernized jeep, ba't nila natin i-require na dito lang nila bibili na hindi sila pwede bumili sa ibang bansa? In this way, nakakatulong sa ating industriya and of course sa ating employment. Versus papayagan natin sila mag-import from China or any other countries for that matter. Dito lang siguro. Yeah. Unang-una po, hindi po namin madesisyonan po dahil alam niyo po, meron tayo parang freedom po sa market. Pero ayun nga po dun sa sinabi ni Kamo, de unang-una po, talagang open po tayo sa pagtanggap ng mga local manufacturers. In fact, hinihintay po natin yung mga kaibigan natin sa Sarao, sa Francisco, para mag-apply po, para eventually po ma-approve natin pag sila po yung nag-apply. Gusto ko lang po iparating, na-mention po ulit yung sinasabi na konti lang ang modern, no? Ang kailangan po natin, siguro iparating lang po namin, kaya nga intentional na hindi kami nagpapamodern sa ating mga transportation sector, para klaro din kay Kamodi, sa dulo pa po yun. Hindi po objective ng gobyernong ito na kayo ay ipilit ng bumili. Napakalayo po. Yan po ay darating pa po sa isang panahon which could take 2, 3 or 4 years pa po ang pagsisimula. Ang objective po namin, bakit parang inurong po natin para mas dumami po yung ating mga local manufacturers, para mas mapababa po yung presyo, at hopefully by then po, mas financially malakas na po yung ating mga kooperatiba, then that's the best time na sila po ay bibili na ng mga sasakyan. Hindi pa po ngayon, concentrate lang po tayo sa LPTRP, which is a very important component. Sa susunod na lang po yung pagbibili, by then siguro po magkakaroon na ng batas, no? Yung kasi may mga pending bill po na mukhang aabot na po sa Senado, yung mga gustong tumulong po sa pagbibili ng mga sasakyan. Senator, kung okay lang po, mabilis lang po, si OTC Attorney Oberio, mabilis lang na ikikwento, ano ba ang diferensya ng isang kooperatiba sa isang asosasyon po, para makita po natin kung ano ba ang mga government agencies na nakapag or magmo-monitor sa isang kooperatiba na hindi po ginagawa sa isang asosasyon. Kahit mabilis lang. Po. Sige po, Attorney Christian Oberio. Sige po, go ahead. Thank you po, sir. Magandang umaga po, no? So, ito po yung layunin po natin sa consolidation, which is the first step po sa pag-comply dito sa ating pag-rationalize po sa ating public transport po, no? Ito po yung pagbuo ng isang cooperative or corporation, as to which ito yung pinagkaiba sa isang asosasyon. Initially po sa formation pa lang po ng isang kooperatiba, ay tinutulungan po siya ng Cooperative Development Authority. So, meron na po tayong batas na sinasaad na nire-require po natin na ikakapacitate talaga itong mga individual members na mag-undergo ng series of trainings and forums and seminars to capacitate them to form cooperatives. And after po niyan, naipasok na rin naman po namin dito sa modules po namin sa pag-undock rin po ng Cooperative Education and Transport Operation Seminar for these members na malaman po nila kung paano po mag-operate ng isang transport cooperative. Then from that po, may kapasidad na po sila na para paano po patakbuhin ang isang kooperatiba na nag-ooperate ng public utility vehicles. Yun po yung tuloy-tuloy na po namin na ginagawa, and at the same time, kasama rin po namin yung mga kooperatiba po natin na malaman rin po kung ano pa po yung kailangan po nating ayusin, baguhin, at saka i-improve po sa mga pa-trainings na po ito. And at the same time, yes po, so i-enumerate ko lang po yung ginagawa po natin ngayon. Kasi considering po na they have an organized operations na po ngayon, so
kasama po namin yung Department of Labor and Employment to introduce to them the concept of being an employer po. If they later on have employees na rin po other than their members. So they have their allied workers and at the same time their drivers na rin po. So dito po natin in-introduce yung compliance po sa labor standards, labor relations, and even social legislation. Doon po sa social legislation po, kasama po natin yung SSS, Pag-ibig, at saka PhilHealth. So may ensure po natin na si driver po, si ordinaryong driver, kapag nag-retire po siya, meron po siyang maasahan na pensions. And at the same time, protected din po siya kapag nagkasakit, kapag na-ospital, or if ever po kung ano pong kalamidad na mangyari po. Then at the same time po, we also have we are developing and implementing po with the operations division po namin in coordination with the concerned government agencies. Ito naman po sa financial management po na trainings po. At least para well aware na po sila kasi dati po kasi initially pag nag-start po sila, they are micro cooperatives. In compliance with the PUVMP po, they are already large cooperatives na po kasi tumaas po yung kanilang capital na po. And pagmamanage po ng malaking assets. And importante po dito in relation to the PUVMP and yung pinaka-importante po to serve the commuters po natin, ito naman po yung fleet management seminars. At least may ensure po natin na masaservisyuhan ng maayos yung ating mga commuting public. Kasi yan po naman po yung main objective nitong modernization program ng gobyerno. Okay, sir. Ano yung panghahawakan ng isang driver na sinurrender niya yung kanyang prangkisa sa kooperatiba, e paano kung hindi naging maayos ang pagpapatakbo ng kooperatibang yon? Sa bagay na po yun, kasi sa batas nga naman po, nire-respeto po natin yung independence ng kooperatiba. Pero at the same time po doon, yun nga po, na-mention di po nga, sir, okay, ni Senator independence ng kooperatiba. Yung guarantee lang po para doon sa driver na sinurrender niya kanyang prangkisa, pinaghirapan niyang kunin niya for so many years, diyan siya nabubuhay, ngayon susurrender sa kooperatiba na hindi sigurado kung yan ay hindi naging maayos ang pamamalakad, sorry na lang siya. Hindi po, sir. Kasi sa lahat po ng major decisions po. So anong ang guarantee na magiging maayos ang pagpapatakbo ng kooperatiba at sino-sino yung mga opisyalis sa mga kooperatibang ito? May at saan sila nanggaling? May say po siya, sir, sa kung sino po yung uupo as manager management po ng kooperatiba. And kapag may... Sino-sino nga po ito, yung mga manager ng isang kooperatiba, halimbawa? Pinagbubutuhan po ng driver members among themselves. Sila-sila. Yes po, sir. Pakisagot po, paano kung hindi naging maayos, dahil bago ito, hindi naging okay yung pamamalakad ng kooperatiba, paano si driver? Meron pong grievance machinery naman po, and other than that, may monitoring po sa CDA on the continuous operations po ng kooperatiba. Technically po, nire-require po namin sila na mag-submit ng reports, then from the reports themselves, mare-review po namin. Yun nga, may grievance committee, naintindihan ko yan, kasi sa programa ko sa Wanted sa Radio, marami din po ako natatanggap na reklamo sa mga members ng isang kooperatiba na yung kanilang presidente ay gumagawa ng hindi tama, yung kanilang mga, yung treasurer hindi gumagawa ng tama. So, magkakaroon ng grievance committee, so mahabang proseso, didinggin yan, so paano naman yung paghahanap buhay ng apektadong member ng kooperatiba, yun po yun eh. So, dapat may guarantee. Yes, sir. Papalakasin po natin po yung grievance machinery po ng kooperatiba and at the same time, yung accountability po ng officers na nonetheless, mapoproteksyonan po yung interest po ng kooperatiba. Then to add also po dito, technically po sa management po ng kooperatiba, there are certain guarantees naman po, for example, sa treasuries po, they have to post bonds po. Yeah, dapat agad-agad, huwag yes, na hintayin ng isang linggo, dalawang linggo, isang buwan. Dapat agad-agad maayos yung problema, maplansya. Tama po, sir. Dapat meron kayong ganong klaseng sistema.